3 a.m. pa lang ay gising na ako. Iniiwasan kong magalit na naman ang asawa ko. Kaya kahit hindi sanay gumising ng maaga ay ginawa ko. Naglinis muna ako ng buong bahay, except sa kwarto ni Nicolo. Nagsaing na din ako ng kanin sa rice cooker. Saktong 5 a.m. ay nakaluto na ako ng ulam sa breakfast ni Nicolo. Saka pinagluto ko din ito ng baon nitong lunch para hindi siya gutumin man lang doon. Nakita kong gising na si Nicolo at pumasok na ito sa komedor. Walang emosyon akong tiningnan ng asawa ko na para bang hangin lamang ako. Nick, good morning. Gusto mo bang kape? Pautal ngunit tanong ko dito. Who told you that I want a coffee? Di ba wala? Kaya wag kang umastang perfect wife ka. Dahil hindi ka ganun. Siya nga pala. Wag kang lalabas ng bahay kapag hindi ka nagpapaalam sa akin. Dahil sasamain ka talaga sa akin. Anyway, my girlfriend Cindy Santiago ay pupunta dito. Ayokong magpakita ka sa kanya ha. O kung makita ka man niya at least, di siya magdududa kung sino ka sa buhay ko. May damit pang kasambahay dyan. Dinala ko yan kagabi galing sa bahay namin. Iyon ang susuotin mo, okay? Lahat gawin mo para hindi siya magdudang asawa kita. Tandaan mo, masasaktan kita kapag nalaman ko nagsalita ka kay Cindy ng totoo. Ani na lalaki sa akin. Naintindihan ko. Sagot ko dito na nakatungo. Kahit gutom na ako ay hinintay ko pa rin alokin ako nito. Naupo na kasi ito sa mesa at nagsimulang kumain. Hindi man lang ako nito inalok o inaya. Palabas na sana ako ng komedor nang bigla itong nagsalita. Bago ka kumain, patapusin mo muna ako matapos. Ayokong kasabay ka sa pagkain. Sa mga ganitong pagkakataon, huwag kang mag-expect o umasa na. Kaya kitang patunguhan ng mabuti. Alam mong sa umpisa pa lang ay mali na ikasal tayo. Pero hindi ka tumanggi. Halata mga mukhang pera kayong mag-ama. Hindi na ako magtataka kung magkakautang muli ang daddy mo at ikaw na naman ang ipambayad. At dahil boba ka, kaya syempre papayag ka. Insulto ang ani nito sa akin. Alison, where are you? Rinig kong sigaw ng asawa ko sa labas ng pinto ng kwarto ko. Mabilis akong tumayo at binuksan ang pintuan. Nick, may kailangan ka? Takot kong tanong dito dahil nakatingin na naman ito sa akin na galit ang mga mata. Pinlansya mo ba tong damit ko pang opisina? Tanong ito sa akin. Yes, kaninang madaling araw, bakit? Tanong ko dito. Bakit? Gusot-gusot to. Talaga bang pinlansya mo to? Singhal nito sa akin. Oo. Sagot kong muli dito. Bakit ganito to? Bakit sobrang gusot nito? Muling ani nitong tanong sa akin. Hindi ka ba marunong magplansya ng damit, Alison? So, anong susuotin ko ngayon? Itong gusot-gusot na to? Talaga bang sinasadya mo magalit ako? Galit na tono nito nang magsalita ito ulit. Gusto mo turuan kitang magplansya? Bago pa ako nakahuma ay mabilis ako nitong nahatak patalikod. At ang likod ko ang pinlansya nito. Tama na, Nick. Masakit. Sigaw kong hiyo sa sakit. Sabog ang luha ko at sipon ko ng mga sandaling iyon. Tama na, please. Iyak kong ani dito. Nang bitawan ako ng asawa ko ay pasubsob akong bumalandra sa sahig. Parang nawalan ako ng lakas na mga sandaling iyon. Diyos ko, papatayin ba talaga ako ni Nicolo? Tama bang magsasama pa kami nito? Kung ganitong pananakit naman ang natatanggap ko sa kanya. Sobra na po, Lord. Usal kong bulong sa sarili ko habang impit akong umiiyak. Narinig ko na lamang ang papalayong yabag ng asawa ko. Ang hapde at kirot ang naramdaman ko ngayon ay parang ikamatay ko na. Daddy, pasensya na po kung hindi ko na kayo matutulungan muli. Mahal ko po kayo, Dad. Pero kung mawawala man ako, gusto kong sabihin sa iyo, Daddy, na mahal kita. Hindi ko alam ang mangyari sa akin sa susunod na mga araw. Iyak kong bulong sa sarili ko. Sa sobrang hapde ng pasok ko ay nahihirapan akong matulog. Kailangan ko pang tumagilid ng higa para makatulog man lang ako. Pero sobrang sakit talaga. Parang mawawalan ako ng ulirat hanggang sa naramdaman ko na lamang na nag-chill na ako. Nilalamig ako ng sobra. Kaya bumangon ako at pinatay ang aircon para mawala ang lamig. Pero ganoon pa rin ang pakiramdam ko. Nilalamig pa rin ako. Pakiramdam ko ay nilalagnat ako. Kaya pinilit kong tumayo upang uminom ng gamot tsaka tubig. Ayokong istorbohin si Nicolo. Alam ko namang hindi ako nito tutulungan. Baka saktan lang ako nito. Pagkatapos kong uminom ng gamot ay bumalik ako ng higa ng patagilin. Napaiyak na naman ako sa sinapit ko. Ano ba ang kailangan kong gawin? Gusto ko nang iwan si Nicolo dahil lagi na niya akong sinasaktan. Physically.
Sa sobrang dami kong iniisip ay hindi ko namamalayang nag-ring na pala ang cellphone ko. Nakita kong si Dayan ito, kaibigan ko. Kaya agad kong sinagot ang tawag nito. Hello? Pautal kong sagot sa kabilang linya. Masakit kasi ang paso ko. Ali, bakit ganyan ang boses mo? Anong ginawa sa'yo ng asawa mo? Sinasaktan ka ba niya? Sunod-sunod ang tanong nito sa akin. Hindi. Inantok na kasi ako, Dayan. Pasensya ka na, ha? Matamlay kong ani dito. Hindi ko inamin kay Dayan ang dinanas ko sa kamay ng asawa ko. Ayokong palakin ang gulo, lalo na kapag ang daddy ko na ang naiipit. Oo, kaya akong tulungan ni Dayan sa problema ko, pero hindi ganoon kalaking halaga. Kaya hanggat kaya ko ay magtitiis muna ako alang-alang sa daddy ko. Iyak ko na namang bulong sa sarili ko. Oh, sige, pahinga ka na, ha? Bukas, tatawagan kita. Tsaka girl, birthday ko bukas, ano? Ayaw mo bang bisitahin ako o lumabas man lang tayo? Tanong nito sa akin. Noon ko lang naalala na birthday pala bukas ng kaibigan ko. Hindi ako mangangako, ha, Dayan, kasi magpapaalam pa ako sa asawa ko eh. Alam mo na may asawa na, kaya nakadepende na ang mga lakad ko sa kanya. Ani ko sa kaibigan ko. Kahit masakit ang buong katawan ko ay bumangon pa rin ako kahit masama na ang pakiramdam ko. Alam ko ang nilalagnat ako pero pinilit kong tumayo para pagsilbihan ang asawa ko. Linggo ngayon kaya wala itong pasok pero ganoon pa man ay gigising pa rin ako ng maaga. Mabilis kong nagawa ang gawaing bahay at nakapagluto na din ako. Nang nagising na si Nicolo ay hindi ko na lamang ito pinansin o kinikibo. Pero pinagtimpla ko na lamang ito ng kape. Saka ko hinanda ang pagkain nito. After kong nagawa lahat ng iyon ay pumasok na uli ako sa silid ko. Hinayaan kong kumain ito kasi alam ko namang hindi kami magkasabay na kumain. Kaya nang alam kong natapos na ito ay binalikan ko ito uli. Nakita kong wala ng tao ang dining kaya mabilis ko itong niligpit ang pinagkainan nito saka ako kumain. Mabilis lang din akong kumain saka ko hinugasan ang mga pinagkainan namin. Nang matapos ko lahat ng mga gawain ko, ay naglabas ako uli ng lulutuin kong lunch para sa amin ni Nicolo. Kasalukuyan akong nagagayat ng mga rekado sa pagluluto ko at nagsaing na din. Nang marinig ko ang sigaw ng asawa ko, Allison, where are you? Sigaw nitong tawag sa akin. Humahangos akong lumapit dito. Bakit, Nick? Utal kong tanong dito. Saan ka ba galing? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis? Kasi pag may kailangan ako ay andyan ka kaagad. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, ha? Singhal nito sa akin. Nick, nagluto kasi ako ng pagkain para sa'yo. Mahina kong ani dito. I don't care. I don't need your explanation. Basta ayokong nawawala ka na lamang bigla. Galit nitong ani sa akin, saka ito tumayo at hinila ang buhok ko. Aray, Nick, please, tama na. Iyakong utal na pakiusap dito. Pero hindi ito nakinig, sinampal pa ako nito at ikinaupo ko sa sahe. Wala kasi akong lakas dahil may dinaramdam na ako. Kaya napaigik na lamang ako sa sakit nang tumama ang pangupo ko sa sahe. Doon ako tuluyang umiyak. Stop crying. Dahil hindi ako maaawa sa you, bitch. Singhal nito. Nang mangyari ang pananakit ni Nicola sa akin ng umagang iyon, ay umalis ito ng bahay. Hindi ko alam kung saan ito nagpupunta. Kaya binabuti ko munang ihiga muna ang katawan ko. Sobrang sakit din ang balakang ko. Lalo na ang hapdi ng pasok. Napaiyak na naman ako sa sobrang awa ko sa sarili ko na mga oras na iyon. Ay hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa sala. Nagising na lamang akong gabi na pala. Sinilip ko ang orasan, 11 p.m. na. Pero wala pa si Nicolo. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang nakarinig ako ng pagbukas ng pinto. Napatingin ako sa bumungad, nakita kong pumasok si Nicolo pero mukhang lasing ito kasi namumula ang mukha nito. Akma sana akong tatalingod para pumasok na sa kwarto ko nang hablutin nito bigla ang braso ko. Napatingin ako sa mukha ng asawa ko, nakita ko ang galit sa mukha nito. Ang pagtatagis ng bagang nito. Bakit, Nick? Pautal kong tanong dito pero sa halip na sagutin ako nito ay sinunggaban ako ng halik sa labi. Napaungol ako sa sakit nang maramdaman ko ang marahas nitong paghalik sa akin. Hindi ko na lang namalayang naihiga na pala ako nito sa carpet na sahig. Mabilis ako nitong hinubara na walang pag-iingat. Nick, please, stop. Ayoko. Pagmamakaawa kong ani dito pero
Hindi ito sumagot. At nang pabigla itong pumasok sa pagkababae ko ay napaigik ako sa sakit. Parang nahahati ang loob ko ng pabigla at walang pag-iingat itong pumasok sa pagkababae ko. Doon ay marasa ko nitong inangkin ang paulit-ulit. Napaiyak na lamang ako sa nangyari sa sarili ko. Binaboy ako ni Nicolo. At nang nakaraos na ito ay nakatulog na itong nakahiga sa carpet. Mabilis akong tumayo at pumasok sa kwarto ko. At doon ay pumasok ako sa banyo at umiyak ng umiyak. Am I living in hell with my husband? Parang gusto ko nang magpakamatay ng mga sandaling iyon.